Hello mga chong, meron akong in-order sa Lazada eh. Kasi namumroblema ako dito sa camera ko XT1, itong Fuji XT1. Matagal ko nang gustong kabitan to ng external mic. Pero kasi yung slot niya 2.5 mm, eh maliit, hindi pwede dun sa standard na ano, jack. Kaya sa tinagal-tagal ng panahon, hindi ko siya nagamit ng hindi ko siya nagamit sa video dahil wala ngang external mic. Medyo hindi maganda kasi yung sagap nito ng audio eh, pag siya lang, pag walang external mic. Hindi maganda yung audio niya. So yun, ilang taon na sa akin to? Matagal na sa akin to actually. Lagpas 5 taon na yata. So yun, by the way, ito ay, this is a Fuji XT1. Ito pa yung mga unang labas ng X series. At ngayon ko lang siya mabibilihan ng accessories. Ang binili ko, umorder ako sa Lazada ng eto. Galing China pa to. Sinip pa nila from China dahil wala rito. Sana gumana. Ayun mga kaibigan. Ayun, so far tama naman yung jack niya. 2.5 mm. So hindi siya yung standard. So far kasi yung mga order namin sa Lazada, hindi naman pumapalya kasi sa isang buwan, halos 3 times kami na kapag purchase sa Lazada eh. Wala namang pumapalya so far. Ay, meron pala akong isang naging return. Sa Cortina yata yun. Anyway, so eto siya. At mahaba, mukhang nasa 3 meters to. Oh, mahaba. 3 meters or hindi lang. Oh, 3 meters nga. So, yun. Pwede talaga siyang gamitin para sa aking vlogging at cooking video. So, ayun, without further ado, teka, nagbubuhol-buhol. excited much! Ayun. Testing na natin kung ano magiging testing ko, ah. Testing ko muna yung video nito pag walang mic. Testing ng video. Hello, mic check. Mic check. Hello, mic check. Hello. Check, check, check. Sound, sound, check, check. Check. Mamaya ano natin sa computer pag in-edit na natin. Pakita ko sa inyo yung difference kung may nagbago man. Pag kinabit na natin itong external mic. Sana may mangyayari. Ayan, meron siyang
kung nakikita nyo, nag-appear yung icon na, maliit na icon na mic. May kinabit akong mic eh. Nag-appear yung mic icon. Teka, linawan natin. At kung hindi pa rin makita, problema nyo na. Basta yan, may nag-appear na mic icon dito sa part na to. Ayan. So, ibig sabihin, nakakabit na yung mic. Sound check. Check. Mic. Sound check. Check. 2, 1, check. Check. 1, 2. So, yan. Mamaya, tignan natin kung may pagbabago bang naganap. So, tignan na natin itong kaibangan na to. At tignan natin. Pasok na natin sa ating editor. Tignan natin kung may nabago. Mamaya, ipapasok ko sa editor yan. Pakita ko sa inyo, ha? So, ayan. Yung, ano, external microphone sa Lazada. 2.5mm na rin yung jack niya. Ang purchase ko sa Lazada ay murang-mura lang. Wala pang 300. Wala pang 200 pesos, eh. Well, kasama yung delivery fee, yung shipment fee, kasama na yung, ano, kumbaga, 200 na pumatak. Pero, yung presyo niya, wala pang 200 actually. So, ayan. Paano? Tingnan natin mamaya. Hello, mic check. Mic check. Hello, mic check. Hello. Check, check, check. Sound, sound, check, check, check. Mamaya, i-ano natin sa computer pag in-edit na natin. Pakita ko sa inyo yung difference. Kung may nagbago man. Sound, check, check. Mic, sound, check. Check. 2, 1, check. Check. 1, 2. Mamaya, tignan natin kung may pagbabago bang naganap. So, ayun mga chong. Ang tanong ng bayan, may nangyari ba doon sa pinaggagawa natin nung gumamit tayo nitong external mic? May nangyari ba? May difference ba sa sound quality? May nag-iba ba yung sound quality nung kinabit natin dito sa XT1, itong external mic? Well, sa opinion ko, para sa akin, may nakita ako, may narinig akong difference. Nag-iba yung quality ng audio. Kasi nung walang mic, pansin nyo naman dun sa edit, nung walang external mic, sabog. Medyo sabog yung sound quality. Yun ang medyo ayoko sa dito sa Fuji X-T1. Well, hindi naman kasi ito ginawa para sa video. Itong Fuji 1, eh, it was made para sa photo lang talaga. Hindi pa nila siguro na-develop to para sa mga ito, yung mga videographers. Kaya maganda lang talaga siya sa photo. Kung may option ka naman tulad niya, ginagamit kong isang camera, kung may option ka naman na pang video, gamitin mo na lang yung option mo. Pero kung wala,
Eto, bumili ka ng magkano lang sa Lazada? Less than 200 pesos para isalpak mo dito sa Fuji X-T1. Kasi, Diyos ko, to tell you the truth, ang paghahabi ng camera hindi biro. Lalo yung mga branded, especially to Fuji. Kailangan to kasi pag bumili ka nito, ang accessories nito, Fuji rin. Eh, magkano ang accessories ng Fuji? Diyos mio, napakamahal. Hindi naman ako mayaman. Wala naman tayong pera pang ganun. Gusto ko lang naman mag-picture-picture, mag-video-video. Tsaka, kung hindi mo naman siya gagamitin na... Alam mo yun, yung as professional na videographer o kaya photographer, hindi ko maisasuggest sa inyo na mag-purchase kayo directly from the brand itself. Merong mga options na tulad nito, yung mga mura lang na kaya namang gawin yung trabaho. Makakatawid naman to eh. 200 lang oh, less than 200. Gumanda yung sound quality. San ka pa? Diba? So, ayun lang mga chong. Ngayon, magagamit ko na siya sa aking pagluluto at sa mga pagbablog ng bata. Ng mga chikiting, mga gusto rin mag-vlog-vlog eh. So, magagamit nila to. Si Scotty, gusto rin mag-mukbang eh. So ayan, magagamit. Maririnig yung mga nguyak-nguyak. So paano mga chong? Sana ay nakatulong sa inyo. Kung meron man kayong issue rin, kung meron kayong, tulad ko, kung meron kayong X-T1 na ganito rin ang issue, na mamroblema rin kayo sa external mic dahil sobrang mahal pag bumili kayo sa Fuji. Ito na. Meron sa Lazada. Meron din sa Shopee. Pero, mas preferred ko Lazada. Mas okay silang kadil. Mas maraming legit sellers ang Lazada. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong bumili sa Shopee. Pero, nasa sa inyo yun. So, ayun. Till next video, mga chonga. Sana'y nakatulong. Bye-bye!